Ayan, nandiyan na po pala kayo mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At muli po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kadahilan ng patuloy niya tayong pinagkakalooban ng panahon. Hindi lang basta panahon, kundi pati tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon. Labagama tayo po ay hiwa-hiwalay at nasa iba't ibang lupalop ng mundong ito. Subalit, tayo po, ang ating mga puso, ang ating isip ay nagbubuklod o nagkakaisa na tayo ay magbigay ng katampatang pagsamba sa ating Panginoon sa ganitong kaparaanan. At muli ko pong sobrang ina-appreciate ang patuloy niyong pag-antabay at hindi lang basta pag-antabay kundi pag-subaybay sa ating ginagawang mga pag-aaral. Well, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa at tayo po ay papasok na sa ating pag-aaral. Pero bago po yun, hilingin po muna natin ang patnubay ng ating puong may kapal sa pamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos. Ngayon po ay muli naming pinupuri, pinapasalamatan ang iyong kadakilaan, binabalik po namin lahat ng kapurihan sa iyong kabanal-banalang pangalan. Muli po kaming lumalapit sa iyong banal na luklukan upang inyong tanggapin ang aming paglilingkod. Hindi dahil sa anumang katwiran o katinuan o kabutihan na meron kami, kundi dahil sa patuloy naming pinangahawakan at pinananampalatayanan na patuloy mong titingnan sa aming mga buhay ang katwiran ng aming Panginoon Jesucristo. Nang sa ganon, ang aming gagawing paglilingkod ay patuloy na maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Walang sawa din naming hinihiling ang pakikiisa't pamamatnubay ng banal na Espiritu upang aming matuklasan at maliwanagan ang mga bagay na nais niyong aming matutunan at higit sa lahat, hindi lang basta madagdagan ang aming mga kaalaman, kundi pagnaisa ng bawat isa na ito'y aming maisa kabuhayan. Pagpatawad ang mga nakitang pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa pagdinig sa indalangin sapagkat tinihiling po namin ang lahat. Alang-alang sa kapangyarihan ng Antis Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan mga giliw kong kapatid kay Kristo, ako po'y nagpapasalamat. Kanina pagpikit natin ay wala pa tayong 20, ngayon ay nasa 37 agad kayo. So ako po humihiling sa atin pong mga talagang lalong-lalo na po yung ating masasabing talagang regular viewers at followers. O kung kaya baka naman kayo po ay regular viewer nga ng ating ano po, ng ating program pero hindi pa po kayo nakaka-follow, paki-follow naman po at huwag kalilimutang i-like ang ating Facebook page at kung magagawa naman po ay paki-share naman, no? Paki-share naman po ng ating program kung hindi naman po kalabisan. Ha? So ngayon, tayo po ay muli, napaalala ko lang na pag dumating sa 10,000 followers ang ating Facebook page, ay magkakaloob po tayo ng papremyo. Alam nyo na po yon sa ating talagang mga regular viewers. Pero sa mga bago lang po nakakapanood ng programang ito, pag umabot po ng 10,000 followers, which is ang ating pong Facebook page ngayon ay nasa 9,231 to be exact. Kaya konting ano na lang po, sabi nila ay konting tulog na lang, konting bilang na lang, mga ano na lang ito, wala ng 800, no? To be exact ay 669. Kulang, no? So, ayan. So, konting-konting na lang, mga kapatid. Sana maabot. Kung hindi man itong 2021, basta, darating din yan. Sigurado naman marahil, if God's will, ay mga first quarter ng ating ano po, first quarter ng ating 2022, may pamimigay na natin yung ating pinangakong limang study Bible. Ha? At ngayon, sa mga bago lang po na nakakapanood, ang ating pong pinag-aaralan gabi-gabi, mula po, kadalasan po nagagawa natin, no? Mula Linggo hanggang Webes, kung wala tayong mga nilalakad, at minsan umabot pa nga Biyernes, ano? So, Sabbath School Lesson po, ang ating tinatalakay. At dahil sa Sabbath School Lesson ang ating tinatalakay, ay quarterly, bawat tatlong buwan, ay iba't ibang aklat o iba't ibang topic ang ating pinag-aaralan. And this time, mula noong October until now, ay Book of Deuteronomy. And whether we like it or not, tama ang sinasabi po ng Ecclesiastes chapter 3, that there is time for everything under the sun. Ang kapatid, no? So, almost 3 months ago ay nagsimula tayo ng ating pag-aaral about Book of Deuteronomy. Pero ngayon, ayan,
Eh, whether we like it or not, matatapos na tayo. Excuse me po. Tatapos na ang ating pag-aaral sa aklat ng Deuteronomio. At talagang hindi natin mapipigilan dahil patuloy na ano po, patuloy na tumatakbo ang panahon. So, ito na rin mga kapatid. Ito na rin ang pinakahuling linggo ng pag-aaral natin ng Book of Deuteronomy. At ang title po ng ating pag-aaral sa sanlinggong ito ay walang iba mga kapatid, kundi pinag-aaralan natin yung death and resurrection. Okay? Death and resurrection of Moses. Okay? So, napag-aralan natin ang linggo about the sin of Moses at noong Lunes, yung part 2. At kagabi ay napag-aralan natin, dahil nga sa pangyaring yon ay ano po, pinaranas ng Panginoon kay Moses alin po ang mamatay. Pero, huwag po tayong mag-alala. Oh, balikan nyo na lang po yung ano, yung mga gustong yung tinatawag na more elaborate na pag-aaral. Balikan nyo lang po yung ating ginawang discussion mula ng linggo hanggang ka gabi. So, diretso na po tayo dito ano po sa ating pag-aaralan ngayon. The resurrection of Moses. Okay, dahil nga po, no, sabi po, ang patriarkang si Moses, ay ano po, ay namatay. Saan? Sa lugar ng Moab. At kung ating papansinin, dito po sa Deuteronomy chapter 3, balikan po natin 34 rather, verses 5 and 6, Deuteronomy 34, mga talatang 5 at 6, ang sabi dito, at si Moses na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Beth-Peor, ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. So nakita po natin mga minamahal kong kapatid kay Kristo na ito pong Moses na ito ay isang ano po, isang napakahalagang karakter o sabihin na nating tao sa bayan ng Diyos. Hindi lang siya ano po, hindi lang siya basta importante. Alam kong alam nyo na siya ano po, siya ang ginamit na pangunahing ano po, tagapanguna o leader ng Panginoon sa kanyang bayan, which is walang iba kundi ang bansang Israel. Kaya, mga kapatid, ano ho? So, hindi nakapagtataka, okay? Hindi nakapagtataka na siya po, ano po, siya ay pinagluksaan. Okay? Ang bansang Israel, ano po? Nagluksa sa kanyang kamatayan. Pero kung ating papansinin, ano, tingnan nyo ito, no? Talagang do hindi siya ang idinidiin ng ating lesson. Mga kapatid, no? Gusto ko lang kung ipasok itong idea na ito o kaisipan na ito. Na gaano man kahalaga, ninyo, gaano man kahalaga ang isang pinuno o isang leader. Sabihin na natin di ba sinasabi ko nga na maraming mga tao na minsan kahit sa panahon natin ngayon, noon hindi rin po naalis ito na 'di ba? Pinagtatangkaan din nila. Oh, nag-iisip din sila ng masama laban kay Moses, hindi lang kay Moses kundi pati kay Aaron. Ha, mga kapatid? At the end of the day, hindi naman lahat ganoon ang kaisipan. At nung mamatay, of course, si Moses ay mas marami naman ang ano po, at halos buong bayan naman ay nalungkot sa kanyang kamatayan. Dahil nga si Moses ay ano po, isang dakilang pinuno o tagapanguna. Ang punto po na nais kong ihatid sa mga sandaling ito. Mga kapatid, ha? Kaya alam nyo, kapag tayo ano po, kapag tayo ay doon titingin at ilalagak natin ang ating tiwala, do sinasabi ko nga po sa inyo, mahalin natin ang ating mga manggagawa. Igalang, irespeto, tulungan natin ang ating mga manggagawa, lalong-lalo na yung ating mga pastor. At the end of the day, mga kapatid, hindi ko nire-recommenda na masyado nating ano, masyado nating ibuhos ang ating ano po, ang ating kalooban. Walang masama mga kapatid, magtiwala. Okay, maging kaibigan, tumuwang. Pero mga kapatid, lagi pa ring ano, lagi pa ring ilalagay sa ating isip na gaano man kagaling, gaano man
kabait, gaano mang katino ang ating mga leaders, time welcome. Alin lang yan? Malibang dumating na ang ating Panginoon sa lalong madaling panahon. Alin lang yan sa dalawa? Ikaw ang mauuna o malamang mauuna yung minamahal natin at tinitingala nating mga tagapanguna o namiminuno sa ating iglesia. Ulitin ko, walang masama, pero wag natin ilalagak doon, alin? Wag natin ilalagak doon ang ating ano? Ang ating tiwala. Laging ano po? Laging talagang mas ilagak natin. Ha? Ulitin ko ha, hindi ko sinasabing huwag irespeto, ako pa nga nagsasay, irespeto, tulungan, ha? Tawag dito, pwede rin natin silang talagang, tawag dyan, tangkilikin, okay, pag nangangailangan, talagang hindi natin sila dapat pabayaan, pero at the end of the day, huwag natin, ano, huwag natin ibubuhos at ipopokus dun alin. Yung ating buong-buong ano po, buong-buong tiwala. Kasi kung ating papansinin, eh ganun din po ang ano, ganun din po ang sitwasyon ng panahon ni Isaiah, doon sa panahon na namatay ang isa sa kinikilalang pinakamagaling na hari, si Haring Oseas, di ba? Talagang nalungkot din, ano po, nalungkot. Nalungkot ang buong bayan. At doon sa pagkakataon nyo na even si Isaiah ay ano po, ay kumbaga sabihin na natin, syempre hindi mayaalis na malungkot sa pagkamatay ng isang dakilang leader, ang mga kapatid. Pero doon sa pagkakataon yun, ano po, ipinakita ng Diyos na siya ang may control ng lahat. Oo, magaling na leader. Sino? Si Oseas. Pero tao siya at may katapusan ang kanyang ano po, ang kanyang pag-iral. Ha, mga kapatid? Oh. So, walang pinagkaiba. Tingnan nyo, si Moses, bagamat isang dakilang tao, isang dakilang leader na ginamit ng Diyos, at the end of the day, may katapusan ang kanyang pag-i-exist o ang kanyang pag-iiral. Ha? Kaya mga kapatid, ano po, paalala lang, bagamat hindi yan ang ano, bagamat yan, hindi yan ang focus ng ating pag-aaral, pero nais ko lang pong i-connect din itong puntong ito sa ganyang kaisipan. Kasi minsan talagang hindi natin iwasang magkaroon ng ganyang mga relasyon. Sabihin na natin yung dalisay na relasyon sa ating mga manggagawa. Pagka minsan tuloy, mga kapatid, pagka minsan tuloy, tini-question pa ng ibang Panginoon. Bakit Panginoon, si pastor pa ang nauna mong kunin? Marami naman diyang dapat sila mauna. Mga ganun. Wag, mga kapatid. Ha? Oh. At the end of the day, tandaan po natin, Diyos lang, alin, Diyos lang ang umiiral magpawalang hanggan. Lahat na, ay ano po, merong katapusan. Pakibasa lang uli ang Ecclesiastes chapter 2. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. So yun nga po, eto na si Moses, sabi dito, bagamat siya ano, siya'y napakahalaga sa buhay ng mga Israelita. Tang sabi dito, a man whose writing lives on. Na ang taong ito ay ano po, ang kanyang mga panulat hanggang sa ngayon, ano, sa ito, buhay na buhay. Sabi dito, not only in Israel but also even in the church. Obviously, kung hindi, eh bakit hanggang ngayon? Oh, eto nga, ang topic natin buong quarter, isa pa lang yan sa sinulat na aklat ni Moses, Deuteronomio. Oh, so makikita natin kung gaano ka-importante ang taong ito. Oh, mga kapatid, but, sabi dito, wala tayong magagawa. Kasi, sinabi nga, na siya'y ano? Ang totoong nangyari, na siya'y namatay. Oh, at ang sabi dito, Moses died and buried, the people mourned, and certainly, sabi dito, the principle of the words of revelation applies here. Ano pong prinsipyo na sinasabi sa aklat ng Revelation o aklat ng Apokalipsis ang pwede nating i-apply sa nangyaring kamatayan
ng patriarkang si Moses. Meron pong sinasabi kasi sa aklat ng Apokalipsis, 14, talatang 13. Tingnan po natin, no? Revelation chapter 14, verse 13. Ano po bang sinasabi dyan? Kailin po tayo maigay. Ang sabi dito, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Oh, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matapos na o matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. So alam naman po natin, katulad ng sinabi ng ating lesson, obviously, si Moses ay siya'y isang tapat na alagad, subalit sa kabila ng kanyang katapatan, siya rin po ay may kahinaan. Ano mga kapatid? Oh, tapat pero ano? Tapat pero may kahinaan. Okay? So, at naano po natin, alam po natin na siya'y ano po? Siya'y nagkasala. Almost perfect, no? Almost na sabi nga natin, wala tayong makitang butas, no? Sa buhay ni Moses. Tapos yun nga, sa isang pagkakataon, dahil sa kanyang pagka-inis, okay, pagka-buisit doon sa kanyang mga kababayan, ayun, sa halip na kausapin niya yung bato, ay kanyang kanyang pinalo. Okay? Ganun pa man, sabi dito mga kapatid, siya'y tapat na lingkod ng ating Panginoon. Kaya nga, ulitin natin sinasabi ng talata, isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Okay? So, segue tayo ng konti. Kaya nga, hindi sapat na minsan lang tayong sasampalataya sa Panginoon tapos di na tayo magpapatuloy. Na mga kapatid, kaya maglilingkod ka na rin lang ay siguraduhin tayo ay magpapatuloy. Nakikita niyo po, lagi yung aking sinasabi sa ating extra na tayo magtapos. Pinapanukala ko na hanggang sa huling hininga ng aking buhay ay pinapanukala ko sa tulong ng kanyang biyaya na na ako'y maglilingkod sa Panginoon. Based on this principle, mga kapatid, talagang sana all ay matagpuan sa ganung sa ganung kalagayan. Hindi lang po ito para kay Moses. Ulit-ulit kong sinasabi at walang sawa kong sasabihin sa inyo na hindi lang po history. Ngayon, wala naman tayong mapapala kung history lang ang ating pakay. Kundi ang ating pakay ay matuto, makapulot ng mga ginintuang aral. Ha? Kaya, kung by principle, applicable kay Moses, itong talatang ito, na mapalad alin ang naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Ay of course, bilang kanyang mga anak na naglilingkod ngayon sa kanya, ay dapat ulitin ko, kung kinakailangang paranasin tayo ng Panginoon ang kamatayan, come what may, sa anumang sitwasyon, hindi yon ang malaking ang malaking usapan. Ang malaking usapan ay talagang talagang magtatapat ka. Maglilingkod ka sa Panginoon nang tapat. Ulitin natin, hindi porki tapat ha, eto na, hindi porki tapat, hindi na nakagawa ng pagkakamali. Basta wag kang susuko, kaibigan. Ha? Hanggat ikay humihinga, wag mong isusuko ang laban. Dahil hanggat hindi mo isinusuko ang laban, hindi ka rin isusuko ng Panginoon. Tandaan mo yan, ha? Kaya, napakaganda po ng mga pananalitang ito. Ulitin po natin, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga! Nangayunan pa ng Espiritu, totoo nga! With affirmation! Nagsabi dito sa atin, matatapos na ang kanilang paghihirap. Actually, mga kapatid, kung akong tatanungin nyo, sabi nga, hindi nang hina, di ba?
ang katawan ni Moses, ni hindi ng labo ang kanyang mga mata. Pero para sa akin, okay na rin ang pinagpahinga siya ng Panginoon. Pansamantala. Kasi, bakit ang pansamantala? Kasi, ang tinatalakay na nga natin ngayon ay yung resurrection o pagkabuhay na mag-uli ni Moses. Bakit po? Naku, grabe na. Grabe na rin yung burden. Grabe na rin yung pinasa niya within 40 years. Okay nga sana kung pinangunahan niya yung bayan na mababait, pero ang titigas nga ng ulo. Diba? O hamakin mong stress din ang inabot ni Moses. O di at least after 40 years, nakatikim siya ng ano? Nakatikim siya ng kapahingahan sa kanyang ano po? Sa kanyang mabigat na pinagdaanan. Ha? Sa kanyang mabibigat na pinagdaanan. Do you know what? Eto. Hindi rin ito ang focus ng ating lesson, pero gusto ko rin pong i-insert itong bagay na ito. Madalas ko nang sinasabi, uulitin lang bilang pagpapaalala para wag ho tayong nagtatampo sa Panginoon kapag may mga ganitong karanasan na ano po, even death, no? Even death is a blessing for those people who really love and faith, who really love God and faithful to His Master. Tama, kapatid? Oh, blessing, maging alin po? Maging ang kamatayan. Kaya kung meron na tayong ano po, kung meron tayong mga mal sa buhay na pinagpapahinga ng Panginoon, ay lalong-lalo na mga kapatid, kung yung ating mga mal sa buhay ay talagang malala na yung mga karamdaman. Hindi ko naman sinasabing kinatutuan. No. For me, di ba kayo, di ba? Kasi kayo rin naman. Kayo rin naman. Eh siguro hindi rin matutuwa na humahaba, nagtatagal ang buhay ng inyong mahal sa buhay, nahirap na hirap. Yung mga kapatid. Oh. Eh, ulitin ko po, oh. Bagamat kalaban ang kamatayan, pero sa taong nagtatapat, lingkod at nagtatapat sa Panginoon, may ibig sabihin na hindi siya nakagawa ni minsan ng pagkakamali sa kanyang buhay katulad ni Moses. Pero kahit gano'n na nangyari, ay hindi bumitaw si Moses saan? Sa Panginoon. Kaya tandaan po natin yan. Napakahalaga yung tinatawag na pananatili. Ha? Napakahalaga naman po, pananatili. At yan din naman ang sinasabi ng ating Jesucristo. Ha? Ang hiwalay sa akin, walang magagawa. Parang sanga na ano, na mamamatay kapag hiwalay ang sanga sa puno. So kaya tandaan po maigi yan. At muli, meron na tayong mga kapatid, mga mahal sa buhay, na pinagpauna ng pinagpahinga ng ating Panginoon. Eh, hindi ko sinabing huwag kayong malungkot. Of course, mamimiss natin sila. Pero magkaroon tayo ng kapanatagan. Kasi maging ang kamatayan para sa kanila ay isang pagpapala. Dahil katulad ng sinabi, oh, sinabi ng talata, ha? Matatapos na ang kanilang paghihirap. Okay? Oh. Eh, alam niyo mga kapatid, kung naalala niyo, eh, almost 2 years ago, kami tuwan-tuwa nga ni, ano po, tuwan-tuwa ni Brother Johnson, sapagkat merong isang, ano po, merong isang miyembro, banggitin ko na, hindi naman nakakahiya, na-interview naman natin yung minsan. Naalala niyo, may isang dating miyembro ng dating daan, na ang pangalan ay si Brother Celso Sabala. That time, nasa Nagoya, Japan siya. Naalala niyo po yun? At nung tumatawag siya sa amin, pag-aralan natin, yun sa ating program, no? Eh, sinabi niya naman na siya, ano po, kaya nga natigil siyang mag-work doon kasi na-stroke siya, nagkaroon siya ng mild stroke. But to make the long story short, naka-uwi siya rito sa Pilipinas. At nakita namin yung kalagayan niya. And praise God sa pagkat, ano po, praise God sa pagkat siya'y napabinyagan. Noon pong last year, December, magkakasama kami, napabinyagan siya sa Cavite. Kasama pa sila Kuya Ben Ami at saka sila Ate Leia, kanilang pamilya, no? So sama-sama kami, masaya naming witness o sinaksihan na bagamat hirap yung kanyang katawan, ay nagpabinyag ang kapatid na Celso Sabala. At syempre, mga kapatid, dumating itong panahon na nga ng 2021, ay bigla na lang ako nagulat pag-uwi ko dito sa Manila, huling-huli pala ako sa balita, eh, ang kapatid na Celso Sabala ay namatay na noong October, if I'm not mistaken, October 12. Nabalitaan ko November na. So nalungkot ako, mga kapatid, sa totoo lang. Nalungkot ako. At nag-message ako kay Kuya Johnson, Mother Johnson Amikan, sa iko, Kuya Jones, totoo ba yung balita? Kasi parang nakita.
tayo na si Brother Celso Zabala kasi hindi ako updated. Dahil nagkukrusade po tayo sasama. Umiyak po ako. Umiyak po. Pero at the end of the day, naisip ko, Panginoon, salamat pa rin. Kasi nakita rin naman namin na hirap din naman si Brother Celso sa kanyang katawan. O, mga kapatid, kaya andun po yung kalungkutan, pero nandun pa rin alin po, nandun pa rin yung pagpapasalamat at higit sa lahat, pagtitiwala. Ha? Pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya, tama po ang sabi dito, kung kay Moses applicable ito, gusto ko pong ibalik sa ating ano ho, kasi si Moses nga ang focus ng ano na to, ng pag-aaral natin, pero gusto ko syempre, at alam ko namang tanggap nyo yun. Na yung application nun, hindi lang para kay Moses. Ha, mga kapatid? Kaya sikapin natin na talagang magtapat hanggang sa wakas, kung kinakailangan, hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Ha? Tayo'y ano po? Tayo'y manatili sa Panginoon. Itin natin, mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Kapatid, no? Do kamatayan ang pinag-uusapan, masarap namnamin kasi at the end of the day, alam naman po natin na sa mga taong nagtatapat, hindi kamatayan ang huling hantungan. Ha, mga kapatid, kundi ano po ang kamatayan para sa mga nagtatapat? Ang kamatayan para sa mga nagtatapat ay pansamantalang ano po? Pansamantalang kapahingahan o kalagayan. Ha? Ha, mga kapatid? Kaya hindi tayo naniniwala. Mga Seventh-day Adventist Christian, hindi tayo naniniwala pag may nililibing, paalam na, nandiyan ka na sa iyong huling hantungan. Ay, hindi po tayo naniniwala na ang kamatayan ay huling hantungan sa taong tapat. Okay, so dito, however, sabi dito, namatay nga si Moses, however, sabi dito, Moses' death was not the final chapter in the story of Moses' life. Yun? Namatay po si Moses, pero ano po, hindi yun ang final chapter, katulad ng ating sinabi. Hindi doon ang tatapos ang kasaysayan ng buhay ni, no? Ni Moses. May babasahin po tayo isang napaka-importanting talata. Pero bago po basahin, ang sabi po ng ating katanungan sa ating pag-aaral, punta nyo po, isang chapter lang ito, Aklat ni Judas. Okay? Aklat ni Judas. Sa mga hindi na, meron bang aklat ni Judas? Opo. Bago po dumating ang ano, bago po dumating ang Revelation. O, magkano yan ha? Jude, isang chapter lang po yan. Verse 9, ang sabi dito, what is happening here? Ano daw po yung nangyari dito? And how does this text help explain the appearance of Moses later in the New Testament? Oo, ang kapatid, no? So, mahalaga ito. Bakit po? Bakit po? Itong talatang ito, ay dapat nating maunawa ng gusto. Kasi, eto ho, di ba nga, bago mamatay ang ating Jesucristo, nung nananalangin, ang ating Panginoon Jesucristo, nagkaroon ng tinatawag na transfiguration sa chapter 17 ng Matthew. Basahin niyo po yan, ano ho? Nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesucristo. At sino yung nandun? Peter, James, and John. Sila yung mga naka-witness. Sino ang nakita nilang kausap ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang pananalangin sa bundok ng mga olibo? Sino po? Walang iba kundi si Elijah. At sino? Si Moses. Ayan, mga kapatid. So, gusto ko pong linawin agad dito. Ha? Kasi nga, may mga naniniwala. Itong kadalasang paniniwala. Na kapag tao namatay, kapag ang tao namatay, dumidiretso agad yung kaluluwa. Saan? Sa langit. Lalong-lalo na yung matino. Kailan mangyayari yan? Kaya nga, alam nyo mga kapatid, ito, napapansin nyo ako, dati po akong, alam nyo kung anong kinagisnang kong pananampalataya, dati po akong katoliko. Ay, kahit marinig itong ating mga kapatid na katoliko, modesty aside ko ha, ito naman, bakit may pasyam na araw? At higit sa lahat, bakit may pa-40 dias? Lalong-lalo na dun sa taong alam nilang, iniisip nilang matino. Pero yung mga nagpapakamatay, ha, mga kapatid, at yung iba pang mga nakakakumit ng heinous crime. Ha, mga kapatid, bakit may pa-40 dias?
Kasi niisip nga nila, niisip nila na, no? Na after 40 days, aakyat ang matinong kaluluwa sa langit o sa paraiso. So ang tanong, saan nila kinuha yung ideya na yon? Oh, saan nila kinuha ang ideya na yon? Kinuha nila yung prinsipyo na yon sa nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung iba, tingnan nyo ho, kung ano nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, ina-apply nila sa lahat ng mga namatay. Oh, gusto ko lang pong bigyan ng ano ha, bagamat hindi ito ang focus ng ating pag-aaral, pero isasali ko na ho ito. Kasi even sa mga Seventh-day Adventists, mga kapatid, nakakalungkot na may mga naniniwala pa rin na kahit patay na yung kamag-anak, pwedeng kausapin. Oh? Oh. Mga kapatid ha? Tapos karamihan, alam ko masaya ka na, nasa heaven ka na, kapiling ni Lord. Oh, okay na yun. Okay nang sabihin nyo ng mga hindi taga-atin. Pero nakakalungkot, even sa ating mga kapatiran, may mga ganyan pa rin akong narinig. Take note ha, yung after 3 days, babalik yung kaluluwa nung namatay, kinuha nila yan sa prinsipyo ng ating Panginoong Kristo, after 3 days, nag-resurrect. Take note na ang ating Panginoong Kristo lang ang may ganong karanasan. Maliban dun sa mga nag-resurrect nang mapako ang ating Panginoong Kristo nung siya'y nakapako sa krus nung araw ng Biyernes. Halos lahat na nang namatay, nandun lang sa libingan, ang ating Panginoong Hesukristo lang ang after 3 days na buhay na maguli. And then after 40 days ng kanyang resurrection, tsaka siya nag-ascend, uumakyat sa langit. Yun ngayon ang ano po? Yun ngayon ang kinukopya. Ni lahat na. Nakita nyo? After 3 days, babalik ang kaluluwa nung namatay. After 40 days, aakyat na sa langit. Sa Panginoong Hesukristo lang po natin nangyari yun. So itong kay Moses, mga kapatid. Ha? Itong kay Moses, ano ba nangyari dito? Ha? Ano ba nangyari dito? Bakit nakita na kasama ni Elijah? Kausap ng ating Panginoong Kristo. Ng ating Panginoong Kristo ay nandun sa tinatawag ng Mount of Transfiguration. Ang sabi po dito sa talatang 9, bakit nakita doon si Moses? Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang nakipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moses. Take note ha. Nakipagtalo si Miguel, pinuno ng mga anghel. Nakipagtalo kanino sa Diablo tungkol saan? Sa bangkay ni Moses. Ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay parusahang kanawa ng Panginoon. So mga kapatid, anong pinupoint dito ng ating pag-aaral? Basahin ko pong paliwanag ng ating lesson, ha? Tayo dito. Though we're given only a glimpse, binigyan lang tayo ng ano po, parang patikim, pahapiyaw na impormasyon. Sabi dito, what an incredible scene is depicted here. Ito po, bagamat parang ano lang, kakaunting impormasyon, pero at least may ibinigay. Pero ano po, isang kamanghamanghang pangyayari, eksena, alin po ang ipinakita rito? Michael, sabi dito, sino si Michael? Christ himself, si Miguel Arcangel, tayo po'y naniniwala na sino po? Ito po'y wala iba kundi ang ating Panginoon Hesukristo. Bakit tinawag siyang Archangel? Pag Arch, sinabing pangunahin, it doesn't follow na kinakailangan siya'y anghel. Kundi, pag sinabing Arch, meron siya yung pinaka namumuno. Bakit? Kasi nga, ang ating Hesukristo, karapat-dapat lang naman maging Arch ng mga angel, mamimuno sa mga anghel, kasi siya'y ano po? Siya'y creator. Ba? Siya'y ano? Siya'y manlilikha. Kaya walang masama kung siya mismo alin ang mamuno sa mga anghel na kanyang ano? Na kanyang nilikha. Anong ginawa ng ating Hesukristo? Sa iyan, disputed with the devil about the body of Moses. Siya ano po? Nakipaglaban. Ay pagpunyagi talaga siya ha? Kasi gustong peratahin. Gustong angkinin at kunin nino ng Diablo. Sino po ang katawan ni Moses? Paano daw ito?
There is no doubt that Moses, sabi dito, was a sinner. Indeed, and his last known sin, taking on himself the glory that was God's, was the same kind of sin. I will ascend above the heights of the clouds and I will be like the Most God. Yung nasa Isaiah 14:14, alam natin na yun din alin po. Yun din ang inangkin kasi ni Moses. Kasi kung ating babalikan, mga kapatid, diba? Abay, sabihin ba naman ni Moses, gusto niyo bang magpabukal kami ng ano, ng tubig sa bato? Bakit niya aangkinin yung isang bagay na hindi niya naman ano, hindi niya naman kayang gawin at wala siyang kakayanang gawin? Bukod tanging ano, bukod tanging Diyos lang may kakayanan. Kaya alam niyo, by principle, sabi ko na sa inyo ng mga nakaraang gabi, ha? By principle, yung ginawa ni Moses ay kahalintulad ng ano po, ng pag-aangkin na ginawa ng dating Lucifer. Which is, maganda nga ano, pang ibig sabihin ng Lucifer. Liwanag. Na later ay ano po, naging Satanas, naging adversary, o naging kaaway. Ha, mga kapatid? So, ayun. Parehas alin po, parehas ang nagawang ano po, pagkakamali ni Moses at ni Lucifer. Inangkin yung alin po, yung hindi dapat sa kanila. At dahil dyan, sabi dito, that got Lucifer himself thrown out of heaven in the first place. Diba? Yun ang naging sanhi, yung naging dahilan. Yung kaya't ano po, siya'y naipatapon. Mula sa langit, siya'y ano po, naibagsak pa sa lupa, itinapon dito sa lupa. Ha? Kaya ang sabi dito, the dispute got Lucifer himself thrown out of heaven, and the dispute over Moses' body must have been because of Christ was now claiming for the Moses the promised resurrection. Bakit nakikipagpunyagi siya sa ano? Sa kay Lucifer na gustong umangkin, ay kay Satanas na gustong umangkin sa katawan ni Moses? Kasi ano po, kiniklaim na ng ating Panginoon sa Kristo alin yung kanyang pangako. Na ano po, na merong ano, na merong pagkabuhay na mag-uli para sa mga tapat. Anyway, mga kapatid, kahit wala pang ano, kahit wala pang New Testament, meron naman na talaga kahit sa Old Testament. Meron nang ano, meron nang sinabi about ano eh, about resurrection, 'di ba? Dito po sa Daniel chapter 12, 'di ba? Talagang ano, talagang meron ng tinatawag na pagkabuhay na mag-uli. Verse 2, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. See? Wala pa pong nagkatawang taong Kristo o ang ating Panginoong Kristo na Diyos na nagkatawang tao. Wala pa siya. Hindi pa siya nagkakatawang tao. Panahon pa ito ni Daniel. Pinakita na, sinabi na, na ano po, merong tinatawag na pagkabuhay na mag-uli. Okay? Kabuhay na mag-uli. At dalawang pagkabuhay na mag-uli ang tinalakay dito ni Daniel. Ang sinabi ni Daniel dito, ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan at ang iba ay sa buhay na walang hanggan. Partikular ba sa inyo, mga kapatid? Partikular ba ito sa inyo? Ay, opo. Kung ating papansinin, ha? Sige po, total, patapos na yung ating lesson. Hanggang bukas na lang itong ating pag-aaral sa aklat ng Deuteronomy. Tsaga-tsaga na po kayo, mga kapatid, no? At salamat sa mahigit 100 na umabot kanina. Ngayon ay nasa 93. And I hope na hindi tayo bababa dyan. Bumalik tayo sa 100 plus hanggang bago tayo matapos o hanggang sa pagtatapos. Mga kapatid, it rings a bell, no? Itong pananalita ni Daniel, ay inulit mismo, bukod sa mga apostol, ay inulit mismo no other than our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ha? Mismo ang ating Pinso Kristo ang nagsabi nito. Saan? Ay dito po, sa Kapitulo 5 ng Aklat ng Juan. Simulan po natin sa talatang 28. Ang sabi niya ay ganito, huwag ninyo itong pagtakhan. Ano po, no? Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sino yung kaninong tinig yung mapapakinggan? Tinig ng ating Panginoong Kristo. Mapapakinggan mga patay ang tinig.
At ang sabi dito, sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. Eh, yun ang sinasabi ni Daniel sa verse 2. Oh, maraming mga namatay sa lahat ng paning ng daigdig. Ang iba'y may buhay na walang hanggan at ang iba na may sa kaparusahan walang hanggan. Ha, mga kapatid? So, ayan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga patay, sabi dito, kanya maririnig ang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Copy-paste, mga kapatid. Copy-paste yung sinabi ni Daniel, mga more or less, mga kapatid, more or less, sabihin na natin, 500 years before, 400 to 500 years before, magkatawang taong ating Jesucristo, sinabi ito ni Daniel. Of course, miniwala tayo na siya inspired ng Holy Spirit, kaya niya nasabi ito. Kaya hindi nakapagtataka na maging ang ating Jesucristo ay sinabi ito, at talo hindi nakapagtataka sa ating mga Seventh-day Adventist Christian na alam natin ang ating Jesucristo bago magkatawang tao. Siya'y Diyos. Iba, mga kapatid? Kaya, hindi na ako nagtataka kung bakit the same ang message nila. Bakit? Si Daniel, ginamit lang ng Panginoon. Eh, etong nagsasalita sa New Testament, mismong ang Panginoon na nagkatawang tao. Ha, mga kapatid? Pareho ang kanilang message. May pagkabuhay na maghuli. Yung mga tapat, para saan? Para sa buhay na walang hanggan. At yung iba, ay sino yung iba? Ha? Eh, yung mga, sabi dito, lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Take note, lahat naman nakagawa ng kasalanan. Lahat naman nakagawa ng kasamaan. Pag-aralan po natin last week, na ang tanging ano po, na ang tanging magiging ano natin, magiging, kumbaga tawag dito, means, yung magiging paraan o yung ating magagawa ay hindi yung galing sa atin, kundi saan po? Sa ating Panginoon. Kaya sabi, lahat ng nakay Kristo ay wala ng ano, hindi nahahatulan. Meaning, sabi nga lahat ng tao nagkasala, pero iba yung mga taong kumilala. Iba yung magiging ano po, hantungan ng mga taong kumilala sa ating Jesucristo. Alam kong alam nyo yan, pero inuulit natin, ha? Para hindi natin makalimutan. Ano po? Na ang sino mang sasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ha, mga kapatid? Kaya, ayan, balikan lang natin mga nakaraang lesson natin. Binigyan tayo ng Diyos ng, ng kalayaang mamili. So, mamili na lang tayo kung saan tayo dito. Ha? Pagkabuhay na mag-uli para sa buhay na walang hanggan, o pagkabuhay na mag-uli para saan? Para sa kapahamakang walang hanggan. Kaya ulitin po natin, mga kapatid, ang sabi dito, the dispute over Moses' body must have been because Christ was now claiming for Moses the promised resurrection. Kasi noon pa yan. Kahit hindi pa nagkatawang tao ang ating Jesucristo, ayan na, ulitin natin, nabanggit na yan ni Daniel sa chapter 2, 12, verse 2, na meron talagang ganyang pangyayari. At ang sabi dito sa malapit na pagtatapos, but how could Christ do that for a sinner? Moses, someone who had violated this law. The answer, of course, so paano daw gagawin niya ng ating Jesucristo kaysa makasalanan? Si Moses nga, ay ano po? Ayon, by principle, katulad lang sila ni Lucifer, ginawa, inangkin yung hindi kanila. Okay? The answer, of course, sabi dito, could only be the cross. Sige, ito paano natin masasabi na si Moses ay sumampalataya doon sa gagawing sakripisyo ng ating Jesucristo sa krus. Eh, mga kapatid, hindi pa nga. Ay, siya pa nga inutusan ng Diyos na ano po. Eto gagawin mo, ha, magpatayo ka ng tabernakulo. At eto yung mga services na gagawin dyan. At alam po natin,
O, di ba? Sumasampalataya doon si ano? Sumasampalataya doon si Moses sa mga ritual na yon. And don't tell, sasabihin na iba, hindi pa niya po, hindi niya pa po kilala ang Panginoon Jesucristo. Wala pang, kaya yung mga hindi naniniwala, mga kapatid, no? Na may Kristo na nung panahon na yon. Eh, mga kapatid, makinig po. Kilala na po. Kilala na ni Moses ang ating Jesucristo. Kahit doon sa tinatawag na pre-existence ng pagkakatawang tao ng ating Jesucristo. Yung hindi pa siya, ano? Yung hindi pa siya nagkakatawang tao. Paano ko po napatunayan? At alam kong malamang alam nyo na. Pero ulitin lang natin. Sa aklat po ng mga taga-Hebreo, nakita nyo po, chapter 11. Di ba dito tinatalakay ang mga heroes of faith o yung mga bayani ng ano po? Ng pananampalataya. At isa sa mga pinangalan ng bayani ng pananampalataya ay walang iba kundi sino? Si Moses. Ano ba sinasabi ng Panginoon patungkol sa Moses na ito? Ha? Oh, ano ba yung ginawa niya? Bakit siya naging kabilang sa mga itinuturing na bayani ng pananampalataya? Puntan po natin chapter 11 ng Hebreo. Ha? Ito ang sinasabi sa verse 23 hanggang verse 25. Again, Hebrews chapter 11 verses 23 to 25. Ang sabi ganito, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. At dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Ha? Verse 25, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kesa magtamasa ng mga panandali ang aliw na dulot ng kasalanan. Verse 26, ang sabi dito, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis dahil sa hirap dahil sa misayas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Si mga kapatid, no? Na kahit si Moses ay talagang ano po, hindi pa nagkakatawang tao ang ating Jesucristo, pero pinanghahawakan niya ito, kaya nga pinagpalit niya eh. Pinagpalit niya yung glory, yung kaluwalhatian, kasikatan, kaluwalhatian, na iniaalok ng kanyang ano po, ng kanyang sanlibutan na ginagalawan ng mga panahon na yun. Ha? Ano po? Sa ibang translation, kung ating titingnan, ang sabi diyan, mas ginusto niyang ano? Makiramay saan? Sa paghihirap ni Kristo. O kaya nga nabanggit dyan, Misaya, ibig sabihin anointed. Eh, sino ba? Sino ba yung anointed na yun? Eh, si Kristo nga, mga kapatid. Ang kung sasabihin, paano sumampalataya si Moses? Paano kilala ni Moses? Ayan, sa Old Testament na. Kasi nga, doon pa lang, mga kapatid, ano, ulitin natin, doon pa lang sa mga ritual na ginagawa sa sanktuaryo, lahat yun ay ano po, tumutukoy sa future na ministry ng ating Panginoon. Lalong-lalo na saan? Lalong-lalo na sa kanyang ano po, sa kanyang kamatayan doon sa krus. Yung tupa na pinapatay araw-araw, kumakatawan yung kanino sa ating Jesucristo. Yung dugo na nabubuho sa inosenteng hayop sa ating magkukumit ng kasalanan ang kanyang mga kababayan. Kanino kumakatawan yun? Kumakatawan yun sa dugong mabubuhos sa kalbaryo pagdating ng panahon. Sa panahon nga po ito nila Moses. Sa kanila, ito po ay future. Sa atin ito ay ano na? Matagal ng history. But nevertheless, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ha? Nevertheless. Kaya nangyari ito dahil nga ano po? Dahil, ha, sabi ito, obviously the Lord now looking ahead to the cross claimed the body of Moses to be resurrected. Bakit? Dahil si Moses, hindi pa nagkakatawang tao ang ating Jesucristo, ano po, sabi nga, mas ginusto niya na makiramay sa kadustaan. Ang ating Panginoon Jesucristo ng Misaya kaysa naman saan? Kaysa naman sa inaalok na ano po, na glory ng sanlibutan sa kanyang kapanahunan. Litin po natin ang verse 26, no?
itinuring niyang higit na mahalagang pagtitiis sa hirap dahil sa misaya kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. At purihin ang Panginoon, mga kapatid, no? Natandaan po, ha? Bago matamo ni Moses itong sasabihin nating gantimpala sa kanya ng Panginoon, which is life eternal. Huwag kaliligtaan na si Moses ay nagdanas ng ano po? Nagdanas din ng pagtitiis. Oh. Tita, no? Kaya nakita niya ahead of time yung sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. No wonder! Ha? Dahil doon, syempre, all-knowing ang ating Panginoon, di ba? Alam niya naman ang mga mangyayari. Oh. Alam niya. At hanggang kamatayan, doulitin natin, nagkamaling minsan si Moses, pero naging tapat siyang lingkod ng Panginoon. Kaya talagang ano po, ipinaglaban, pinaglaban ng Panginoon. Kanino? Kay Satanas. Ang pupunyagin nito na agawin ang bangkay nino ni Moses. Kaya nga, sa malapit na pagtatapos, ang sabi dito, so, obviously, the Lord now, looking ahead to the cross, claimed the body of Moses to be resurrected. In consequence of sin, Moses had come under the power of Satan. Dahil nga daw po saan? Bunga ng ano po? Bunga ng kasalanan. Kabayaran ng kasalanan. Nandun siya. Eh, naangkinino. Naangkinin Satanas. Akin yan. Kasi ano? Nagkamali yan. Kasala yan. In his own marriage, he was death's lawful captive. Tama. Sarili niya lang. Sa katawan. Lahat ng tao nagkasala. Anong kabayaran ng kasalanan? O, kaya may karapatan i-claim din si Satanas. O, nagkasala yan. Alam naman kabayaran ng kasalanan. Kamatayan. O kaya kung sa sarili lang ni Moses, bilanggo siya. Karapat dapat siyang ano? Bilanggo siya ng kamatayan at karapat dapat siyang mamatay. Ha? O. Kung sa kanyang merit. But he was, sabi dito, but he was raised to immortal life, holding his title in the name of the Redeemer. Ayun. Ano po? Bakit po ni-resurrect si Moses? Dahil ba sa kanyang kakayanan at katinon? No! Ito'y dahil saan? Dahil sa pangalan ng kanyang manunubos. Moses came forth from the tomb, glorified and ascended with his deliverer to the city of God. Kapatid, sino yung kanyang ano? Sino yung kanyang tagapagligtas? Walang iba kundi alin po. Walang iba kundi sino? Ang ating Panginoon sa Kristo. Obviously, sa ating mga Seventh-day Adventist Christian, wala tayong problema dyan. Dahil naniniwala tayo sa pre-existence ng ating Panginoon Kristo. O yung bago pa siya magkatawang tao, umiiral na talaga siya. Ang may malaking problema dyan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ay itong mga, ito nababanggitin, no? Basta alam nyo na, yung mga nagpapakilala rin Kristiyano, pero hindi naman naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo, ayun, sila may malaking problema dyan. Pero tayo, as a Seventh-day Adventist Christian, wala po tayo. Again, as a Seventh-day Adventist Christian, wala po tayong problema sa issue na to. Bakit po? Naniniwala tayo na bago pa ng katawang taong ating Panginoon Kristo ay umiiral na siya bilang Diyos. Dahil kung sasabing hindi, eh, paano nyo ipapaliwanag ngayon Hebrews chapter 11:26? Ha? Oh. Na kumpara sa kaluwalhatian, kayamanan, kadakilaan, oh, na ini-offer ng kanyang kaharian noon, ay mas ginusto niya na makiramay saan? Sa kahirapan, kapag titiis ng ano po? Ng ating Panginoong Hesukristo kaysa makisama sa kanila. Ha, mga kapatid, hanap nga po tayo ng ano, hanap tayo ng ibang version para makita po natin. Living Bible, tingnan nga po natin itong Hebrews chapter 11. Tintyaga na lang mga kapatid, ano? Hebrews chapter 11 verse 26. Hindi nga, tingnan natin, ano ba pagkabanggit dito? Okay, o, tingnan nyo ha mga kapatid.
he thought that it was better to suffer for the promised Christ than to own all treasures of Egypt. Yeah. May pinangakong ano? May pinangakong Kristo. Ito'y pinangahawakan niya. At ngayon sa mga ritual na ginagawa doon, yun pala. Nung dumating naman yung panahon talaga, nung sabi ni Juan, ito ang kordero ng Diyos na sinasabi ko sa inyo na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Diba mga kapatid? O, tingnan natin din sa iba pang version naman. Ito, Living Bible ang inano ko ha. New Living Bible naman. Tingnan po natin kung ano pagka-translate dyan. Hebrews chapter 11, verse 26. Sabi naman po dito, he thought it was better to suffer for the sake of Christ. You know? Sa kapakanan nino, ni Kristo. Mas minabuti nino, ni Moses na ano, na mag-suffer. Magtiis. Mga kapatid, no? Magtiis. Alang-alang kanino? Alang-alang kay Kristo. Than to own the treasure of Egypt. He was looking ahead to his great reward. Ah, mga kapatid, bakit po ganito ang sinabi ng ano po, sinabi ng banal na kasulatan? Kasi nga po, talagang ang isip ni Moses ay hindi yung pang panandalian. Hindi yung isip pansanlibutan o yung glory na ihahatid lang, kasiyahan na ihahatid lang ng sanlibutang ito. Totoo naman mga kapatid, meron din kasiyahan ang sanlibutang ini-offer, no? Meron din talagang ini-offer ang sanlibutan. Liligaya ka rin naman talaga. Pero tandaan, short-lived, panandalian, o pansamantala. Samantalang ang kaligayahang ini-offer ng Diyos, kung tayo magtatapat hanggang sa ating kamatayan, ay magpawalang hanggan. Ah, mga kapatid, magpawalang hanggan. Kaya again, it's our choice. Mamili tayo. Ha? Oh, may freedom of choice tayo. And I hope na gamitin natin. No? Gamitin natin ang freedom of choice na yan sa tamang pag-aaral. At sa ating pong pagtatapos, abot na po tayo ng alas 8:05. No? Oh. Ang ating katanungan, how does this account of Moses help us to understand the depth of the plan of salvation? Itong nangyari sa buhay ni Moses, paano daw po natin inuunawa ngayon kung gaano kalalim, kalawak ang panukala ng kaligtasan? That even before the cross, Moses would be raised to immortality. Na kahit pa nga, no, bago pa yung mamatay ang ating Pesu Kristo, sa krusayan po, binuhay na siya ng Diyos para sa walang hanggan. O para bigyan ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, for me ha, tapo natin ito, nakita natin gaano kalalim. Nakita natin, tingnan nyo, na talagang ang Diyos ay ano po, napaka mahabagin, napaka maawain, talagang banayad sa pagkagalit, mahaba ang pisi pagdating sa pangunawa at pagpapasensya. O, otherwise, 40 years na pinagbigyan niya ang kasutilan ng kanyang bayan sa ilang. Pero tiniis niya. At eto si Moses, na sa dinami-dami ng tao, na dapat hindi kahit kailan, ulitin po natin, na sa dinami-dami ng tao sa Israel, siya lang naman ang pinili ng Panginoon para pangunahan ang kanyang bayan at kung ano-ano na, ang personal na ano po, na sabihin na nating connection, yung ugnayan nilang dalawa, talagang very personal mga kapatid, no? Sa tuwing may nais ang Panginoon, tatawagin niya si Moses. O si Moses naman, sasabihin niya sa mga Israelita. Kumbaga super close na, very personal at close ang kanilang relationship. Pero eto, dumating pa rin ang ano? Dumating pa rin ang pagkakataon. Ha? Nanawalan ng ano? Nanawalan ng tiwala. O pananampalataya. O nagkulang ng pagtitiwala si Moses sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malungkot mga kapatid. Malungkot, no? Masyadong nakaka-insulto sa Diyos, di ba? Tayo nga, may insulto, no? Pag nagdudahan tayong mga taong alam naman, kilalang kilala niyo ako, tapos pagdududahan niyo pa ako. So, nanunawaan natin. Lalo na ang Diyos, mga kapatid. Ba? Oh. Pero sa kabila ng lahat, mga kapatid, sa kabila ng lahat, ay ano po,
kinahabagan ng Panginoon si Moses. Binuhay bago pa din po. Bago pa yung tinatawag nating general resurrection. Okay? So yung tinatawag na talagang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Hindi ito ginawa ng Panginoon kay David. Mayaring David, no? Kay Moses ginawa ito. Si Elijah, alam natin, hindi nakatikim ng kamatayan niya. Kinuha din ng Panginoon. So, dito, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kita po natin yung lalim, yung lawak ng panukala ng Panginoon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ano po? So dito makita natin yung talagang lubos. For me ha, ewan ko po sa inyo, pero para sa akin, kitang-kita ko dito yung sobrang lawak ng biyaya, yung awa, kagandahang loob, at yung pagmamahal ng Panginoon. O? Sa kanyang bayan. At actually, hindi lang naman sa mga Hudyo, di ba? Kaya pati yung mga hindi nila kalahi, pasanin dyan, ituring nila ng maayos. Ibig sabihin talagang pang buong mundo, pang sangkatauhan na pagpapahalaga na ipinakita ng Panginoon. At hanggang ngayon, pinaparami siya. Ha, mga minamahal mong kapatid kay Kristo. So, ang tanong lang, ano ngayon ang ating, ano po, ano ngayon ang ating magiging response nito? At ano magiging baga, dating nito sa atin bilang mga mananampalatayang naghihintay? Lalong-lalo na, naghihintay sa ating Pinso Kristo, lalong-lalo na yung mga katulad nating may mga nauna nang namayapang mga mahal sa buhay. Diba? Ayan, Sita Grace na Agman ito. Hindi pa shoutout ito ha, pero ayan. Siyempre, yan na lang ang ano ko. Yan na lang ang bangkiting ko. Bakit? Eh, Sita Grace na Agman ito. Ayan. Si Lolo Bon. Matagal nang patay, no? Isa po yan sa masabi kong hindi pa ako Adventist noon. Ito lang akong balak maging Adventist. Nakita ko ng elder talaga yung masigasig na elder ang tatay ni Auntie Grace na Agmalit. Tapos ganun din si Auntie Guy, yung kanyang nanay. Tunay pangalan ay Gloria. Glory. Kaya nga, Guy, ang ano namin. Ayan. Tapos may mga kapatid na rin na mayapa. Auntie Grace. Si Uncle Atan. Kailan lang? Ito lang, no? Pa, si Uncle Eli. Ayan. Sino pa? Si Paul yata, no? Ah, tama ba, Auntie Grace, no? So alam ko, si Auntie Grace talagang kung meron man itong pinakahihintay na pangyayari ngayon, eh, yung second coming na ng ating Panginoon. Ah, di ba, ante? Comment ka nga dyan. Di ba? O, naku, ang ninang nani ko. Si Ninong Silas, tuluyang paggalit. Okay, yun ninang. Di ba po? Oh. Kaya, ngayon, itong nangyari kay Moses, eh, bukod sa ano po, bukod sa dapat nating maunawaan kung gaano kalawak ang panukala ng Panginoon patungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan, eh dapat talaga mga kapatid, kasi kahit naman naunawaan natin yung gaano ito kalawak, gaano kalalim, kung di naman natin pananampalatayanan, walang kwenta. Eh mga kapatid, eh ako, alam niyo po mga kapatid, dalawang napaka lalim na dahilan bakit hindi ko napagdududahan itong resurrection na ito. Ha? Unang-una, ang nangako ang Diyos na hindi sinungaling. Yan ha, yun ang isa sa pinaka pangunahing mabigat na dahilan ko ba't ko pinaniniwalaan ito. Unang-una, kasi ang nangako hindi sinungaling. Ha? At yun na nga, kaakibat ng hindi pagiging sinungaling ng Diyos, ha mga kapatid, eh, nakita naman natin, oh, na kahit kailan, wala siyang ano po, wala siyang ipinangako na pumalpa. Ngayon ha? Basta ang Diyos nangako, ha? Bukod sa hindi nga siya sinungaling, eh talagang dahil hindi siya sinungaling, so wala siyang pangako na palpa. Lahat ng kanyang pangako, sinusunod niya. Ayan po ang isa sa pinakamabigat na dahilan bakit ako'y naniniwala na talagang mangyayari ito. Ha?
Oh. Pangalawa, ang pinakamabigat na dahilan. Alam niyo bakit ako naniniwala na mangyari ito? Dahil bukod sa ang ating Diyos ay isang Diyos na hindi sinungaling, ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, ha mga kapatid? Oh. Walang imposible sa kanya. Nga yung pagbuhay ng patay, naku mga kapatid, sa totoo lang. Eh sa akin, ito lang imposible. Sa akin. Pero sa Diyos na aking pinaglilingkuran, sa Diyos na pinagkakatiwalaan ko ng aking buhay sapagkat sa kanya rin naman galing ito, wala po akong kaduda-duda na pagdating ng panahon, ulitin ko ho ha, hindi siya sinungaling. Kaya ako'y buong-buo ang pangahawakan dito na mangyari ito dahil hindi siya sinungaling. Pangalawa, lalong hindi ko pinagdududahan ang kanyang kapangyarihan kung kaya niya nga ba o hindi. Ha mga kapatid, so, ewan ko po sa inyo. Pero malamang parehas din naman tayo ng dahilan. Di po ba? O malamang mas may dagdag pa nga kayo. Basta ako yun ang pangunahing dalawa. Dalawang reason lang na pinakamabigat ang akin pong sinasabi. Ha? O, naunawaan ko po yung lawak. Grabe. Katulad nyo rin. Grabe! Sa kabila ng kasutilan, sa kabila ng pamamatnubay, milagro, pagpapala na ginawa, sutil pa rin. Pero ang Panginoon, ano? Panginoon, patuloy na umunawa, umalalay, nag-provide. Oh, provide. At nangako na sa mga ano po, magtatapat. Ha? Bagamat makakatikim ng ano, ng kamatayan, katulad din ni Moses. Pero ano po, huwag matakot kasi merong pagkabuhay na mag-uli. Dalawa yan. Mamili ka lang kung saan mo gusto. Pagkabuhay na mag-uli para sa buhay o sa tinatawag nating buhay na walang hanggan o paraiso, bagong langit, bagong lupa, o pagkabuhay na mag-uli para sa kamatayan o tinatawag nating impyerno. Mamili ka. Mamili. At I hope and pray, tulong at biyaya ng Panginoon mga kapatid. Hindi lang natin naunawaan ang lawa at lalim ng pagpapahalaga at pagmamahal ng Diyos sa atin, kundi sana i-appreciate natin. At bilang pagpapatunay na tayo tumatanong ng utang na loob, magtapat tayo mga kapatid. Easier said than done, pero walang imposible. Sabi ng Panginoon, sapat-sapat ang kanyang biyaya para sa ating mga kahinaan. Eh mga kapatid, magtapat lang po tayo. Oh, medyo sinasamantala ko ng habaan yung ating ano ngayon. Doon patapos na rin tayo. Nasamantala ko talagang habaan ito ngayon. Kasi bukas, tapos na po yung ating lesson. And I hope and pray na nakuha natin yung mga pinakamahalagang aral o gininto ang aral na dapat nating mapulot. Nako mga kapatid, pagdating ng panahon kung tayo hindi pa maligtas, ewan ko na lang. Itong mga kaalaman na ating napulot ngayon, itong mga katotohanan at liwanag na ating naunawaan ngayon, kung pagdating ng panahon, hindi pa tayo maligtas, ewan ko na lang. Dulitin na, hindi sa sarili natin pagsisikap, kundi sa patuloy nating ano po, patuloy nating panghahawakan. Alin po? Ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Ang biyaya na yan ng Panginoon sa ating buhay. Ang siyang magbibigay ng ano po? Kapangyarihan. Para ano po? Magawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, kapit lang. Kapit. Malapit na. Kapit na tayo. We are going home, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. We are going home. Pero hanggat hindi pa nangyayari yung ating pag-uwi sa tahanang inyanda ng Panginoon sa atin, magtapat tayo. Gawin natin ang lahat. Maging productive tayo. Okay? Maging productive tayo. Pakinabangan tayo ng gusto ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Yan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, okay na? Tama na? At ako'y talagang... Siyempre, bago tayo magano, talagang pinagbubulay-bulayan natin itong ating lesson. Isip natin ang malalim.
natin, no? Kaya okay, immerse na immerse na tayo, kumbaga loop. Babad o tayo po ay naka luno dito po sa mga kaisipan. Sakripisyo ng Panginoon, pagpapanhinuhod ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, higit sa lahat yung kanyang saganang pagmamahal, tapos din natin ma-appreciate. Ayun mga kapatid. Anyway, binigyan ka ng Panginoon ng isip, gamitin mo. Pero ulit, let us decide in favor of our God who loves us so much, mga kapatid. Ha? Kulang ang salita para maipahayag yung kanya pagpapahalaga, pagmamahal sa atin. Kaya yan, bayan ng Diyos, mga kapatid, ha? Purihin natin ang ating Panginoon. Kasi ito yung Diyos na ating nakilala, yung tunay na Diyos. Lumikha sa atin, nagmahal, nagpahalaga. At hanggang ngayon, nagpapahalaga. Hindi nakakalimot. Kaya sana, magtapa tayo sa Kanya. Sabi nga, no? Hanggang huling hininga. Kinakailangan, hanggang kamatayan, paranasin tayo, magtapa tayo sa Kanya. Walang bibitaw, mga kapatid, ha? Walang bibitaw. Kung nang buhay pa yung isang kilalang ayun na natin, mga star builder. O sige, banggitin na natin, no? Si Kuya Herman, Kuya James Moreno, may programa siyang walang tulugan. Ang atin naman dito, mga kapaglapit kay Kristo, walang iwanan. Walang bibitaw. Sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Because at the end of the day, siya lang ang ating magiging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtsatsaga. Kanina umabot tayo sa mahigit 100 at ngayon naman po, naunawa naman 86 na lang tayo. Pero okay lang po yun. At least andyan, 86 pa rin kayo. Maraming salamat. And I hope and pray na tayo nakaranas ng pagpapala sa ating ginawang pag-aaral. At huli ang makikiusap, baka po dyan sa mga 84 na natitira ngayon. Ayan, 85. Ayan, sige. So, iba-iba yung number, no? Nataas na baba. Parang spaghetti. Well, natitira pa dyan sa inyong mga kapatid. Baka may hindi pa po nakakapalo sa ating Facebook page. Follow nyo po, i-like. At ang ating YouTube channel, praise God, hindi lang naman po pala isa sa... Tinignan ko gabi mga kapatid, tatlo na pala yung ano natin na merong ano, may commercial. Hindi ko lang alam kung kikita na yung ating ministry para rin sa atin. O mga kapatid, anyway, ginawa naman po natin ito hindi para humita. Pero syempre, kung ano naman po, no? Why not? Kung pakikinabangan para sa gawain, tanggapin po natin, walang masama, no? Actually, dati nga, tingnan nyo, ha? Pati nga itong Facebook page, hindi ko pinapansin. Mas gusto kong doon na lang sana sa ating personal account gawin. Pero may nagsabi nga saan, gumawa ka ng Facebook page at nakinig ako. Yan na nga po, salamat. Napakinggan natin mga nagpayo. At yung YouTube ngayon, seseryosoin natin yan. Pakisubscribe nyo po, baka sakaling magamit din po natin para sa lalong ikalalago ng gawain. Ano? So, but anyway, alam ng Panginoon, base ng Panginoon ating puso, ating isip, ginawa natin ito hindi para kumita, hindi para magministeryo. Ayan, mga kapatid, ano? Kayo saksing buhay dyan, mga natitira. Karamihan halos sa inyo, 99.9% na nakikinig, nanonood dyan, ni hindi nga nakapagbigay sa atin ng kahit 5 duling. Pero, tingnan nyo naman, kahit na hindi po kayo nagbibigay ng financial assistance sa atin, nasa inyong lingkod. Pagdating ng shoutout, kung ano yung shoutout ko, kung gaano kalakas ang shoutout ko sa mga nagbibigay, ay ganun din po ang shoutout ko pati sa mga hindi nagbibigay. So patas mga kapatid, kasi hindi nga natin ginawa ito para pagkakitaan. Pero kung ipagkakaloob naman mo ng Panginoon na meron palang mga ganyang bagay-bagay dito po sa ating pagpuprogram, ay hindi naman po ako ipokrito na sabi kong hindi ko tatanggapin. Tatanggapin natin para lalong ano po, para lalong mapaganda ang ating magagamit natin sa pangangailangan. Dahil for sure, sa mga future mga araw na ating
inaabangan. Eh, babalik na naman tayo saan? Anong lalo na ating mga field evangelism? Ano po? Kaya, please, pakitulungan na pong ano, ngayon siniseryoso ko rin, pakitulungan na isubscribe po sa mga hindi pa, pakisubscribe na po ng ating YouTube channel. Baka sakaling maging dun man lang ay makatuwang kayo sa ating gawain sa Panginoon. O ayan, maraming salamat po. Masahin ko lang itong ano ha, comment ng aking Auntie Evelyn. Auntie Evelyn Halyeg, thank you so much for the wonderful promise of our Lord Jesus Christ. Let us be faithful for God is faithful. Amen, Auntie Evelyn. Ha? Auntie Evelyn Halyeg, amen. Tingnan niyo po, masayang-masaya. Sayang-masaya ko, basta ang kapurihan na pupunta sa Panginoon. Okay? So, ayan. Balik natin lahat ng kapurihan sa ating Panginoon. Pero parang may ano, parang may nabasa ako. Nasaan mo? So, parang may nabasa akong ano ng aking Tita Yoli Ocampo. Ano, nasaan na ba yung comment mo, Tita Yoli? Meron ba? Saan ba? Parang may naano ko eh. Naku, yan ang mahirap dito sa... Kung sige na nga. Na wala tuloy. Okay, but anyway, so salamat po sa inyong lahat ha. Bahala na pong gumanti ang Diyos. Oh, ang pagpapala sa inyo. Oh, ibalik sa inyo ng Panginoon ang pagpapala ng siksik, liglig at umaapa. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli kayo nagpapasalamat sa inyong pinagkalog na panahon at pagkakataon. Salamat sa aking mga kapatid na bagamat nariyan, mahaba ang aming ginagawang pagtalakay sa mga sandaling ito. Subalit, salamat po sa kanila. Lalo na yung talagang mga nagsimula at hanggang ngayon nandiyan pa. Salamat po sa kanilang pagkauhaw sa bawat isa na uuhaw na pakinggan ang iyong mga banal na salita. At nagugutom sa iyong espiritual na pagkain. Salamat, salamat po. At ngayon ay akin pong muling ibinadalangin anaway mga kaalaman na aming natuklasan at natutunan. Hindi lang magsilbing karagdagang kaalaman. Hindi git sa lahat. Gamitin niyo pong instrumento na lalo niyo kaming magamit ng mabisa sa inyong gawain. Gamitin niyo rin pong instrumento upang kami lalong tumatag sa aming pananampalataya sa inyo. Gamitin niyo rin pong instrumento upang ang aming relasyon ay lalong mapalapit sa inyo. Patuloy din po kaming gamitin ilaw at sanlibutan ng asin at sanlibutan. Asin at ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon. At ganoon din, patuloy din na gamitin ang aming mga buhay na mabisang daluyan ng pagpapala para sa buhay ng aming kapwa. Nadalain ko po ang mga kapatid na may mga karamdaman. Sister Sweet Galang, sa kanilang pangangailangan, inyo po rin sapatan ang kanyang nahihirapang katawan, ay patuloy ko pong isinasamo na inyong hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. Patuloy pong pagtibayin ang kanilang pagtitiwala sa inyo. Ganon din po si Nanay Flor Tapaya, puin din ang kanyang nahihirapang katawan sa pangangailangan sa araw-araw, kayo rin po, Panginoon, ang siyang bahalang mag-provide sa kanila. Nadalayan ko rin po tangin-tangi aking isa sa pinakamamahal na Ninong Silas Medinillo. E po nakakaalam ng kanyang sitwasyon, kanyang kalagayan. Ipuin po nawa sa hindi kalabisan ang aming kahilingan, Panginoon, na bagamat siya ay meron na rin edad, pero Panginoon, naunawaan niyo ang aming kahilingan. Nais pa namin siyang makapiling. Kaya naway ibalik niyo ang kanyang kalusugan. Mahawa po kayo. Pagalingin ng aking Ninong Silas Medinillo. At ngayon po ay akin din pong idinadalang Tito Cesar Salonga sa kamatayan ng kanyang pinakamamahal na asawa, ang Tita Sonia. Nasa bansang Amerika, Panginoon, naway aliwin ang nagdadalamhating damdamin ng Tito Cesar, sampu ng kanyang mga anak. Sa kabila ng pangyayaring ito, naway lalo lang magtumibay ang kanyang pagtitiwala. Lalo na nga po, sa kanyang kalagayan ay meron din po siyang mga iba't ibang
karamdaman o sakit na nararamdaman. Naway kayo rin pong bahalang magpagaling sa kanya, Panginoon. Ang kanilang pangangailangan inyo rin sa pag. Ano't anuman, Panginoon, may patuloy lang din silang magtiwala. Muli, kawaan niyo po at aliwin ang naulilang tahanan ng Tito Cesar sa pagpanaw ng Tita Son. Salamat. At kung may mga kahilingan pa na hindi ko nabasa, Panginoon, kayo hindi ko nakatawa. Tugunin niyo po ang aming mga pagsusumamo ayon sa aming idinudulog sa inyo. Malit, Panginoon, hindi po namin kayo inuutusan. Kami nagsusumamo, kami nakikiusap. At handa po kami natanggapin kung ano man ang iyong kaloob. Nadalain po namin aming ding mga kababayan na lalo pang nadadagdagan ang mga bilang ng mga namatay dahil sa bagyong Odette. Panginoon, kabila ng lahat, pakita mo pa rin ang liwanag sa madilim na bahagi ng karanasan sa buhay ng aming mga kababayan na namatayan dahil dito sa bagyong Odette. Ay patuloy pa rin silang magtiwala. At kami namang may kakayanan na makatuwa, tulungan na gawin namin ang lahat upang kayo makatulong sa aming mga kababayan na nasa lanta ng bagyo. Panginoon, dinadalayin din po namin ang aming mga leaders, lahat ng mga kapatiran sa mga sulok ng mundong ito. Anyway, lahat kami magkaisa na isin namin kayo ay mapaglingkuran hanggang sa mangyari ng aming pinakahihintay ang muling pagpapakita ng aming Panginoon Jesucristo sa mga alapaap ng lahat. Maraming maraming salamat po sa kasiguruhan na kami inyong pinakinggan. Ilakit din po ang kapatawaran. May mga nagawang pagkukulang at pagkakasal. At kung ito'y aming hinihiling, tinanggap sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli po ako nagpapasalamat na kayo patuloy mong nariyan. Yan, no? 74 pa rin po kayo. Tama? Maraming maraming salamat po. Oh, ayan, sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Jesucristo sa pananampalataya at ating pinagsasama-samahang iglesia. Nilang po ako proud, super proud po akong kaanib ng iglesyang ito, iglesyang nalabi sa huling kapanahunan para sa ating Panginoon, Seventh-day Adventist Church. Well, think ko po, hindi po ako proud, super proud po ako. Ha? Pero bago po tayo lubusang hiwa-hiwalay at sabihin yung ating pinakapamusong pananalita, may pinapabanggit lang aking tinuturing na kapatid na salaman. Brother Richard, pakisama po sa prayer ang 7th birthday ng anak ko bukas, si Matthew. Ay, sige, Sister Charlene, bukas talaga ay ano po, shout-out moment natin bukas, ha? Kaya tama-tama. Okay, mga kapatid. So, ayan ha, basta ipanukala po, sana all. Na tayo maglilingkod sa Panginoon, maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay kung kinakailangan para nasin tayo ng kamatayan. Come what may, anumang sitwasyon, basta sana all, tuloy-tuloy na maglilingkod, magtitiwala, mananatili at higit sa lahat, tuloy-tuloy na magmamahal sa ating Panginoon. O ayan, magbahiwalay na po tayo, pero hindi mangyayari yan, ang hindi ko nasasabi. Palagi nyo pong tatandaan na mahal ko kayo, pero masigit po ninyo, kasama na rin po ako, tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Oh, ayan! Bye-bye for now! Pero kung lulubin ng Panginoon, kita-kita po ulit tayo para sa pagtatapos ng ating quarterly lesson for this quarter bukas ng gabi. Bye-bye for now! Keep safe! I love you! God bless!